What is up, guys? Pabaw here, Purong. Kaluto. Today is Friday and tomorrow is weekend na. So, how was it? Pogi mo naman. Pogi ka ba? Sino mas pogi? Ako o ikaw? Ikaw. Ah! Hindi, mas pogi ka. Hindi nga. Hindi ka doon ang umupo, sabi ni Mami. Patingin yung tit mo na sabi ko tanggalin, hindi mo tinanggal. Tingin. Sana. Ayun. Gagaya ka pa kay Daddy Sungke. Tigaw yung kay Daddy, oh. Sungke. Yun, oh. So, we're going on a trip in the favorite wreck sheep. Okay, punta tayo sa, ano, sa shower party ba tawag doon lang? Basta parang preparation to wedding ni Kuya Nat. So, yeah. Punta tayo sa, tamang food trip tayo with the gang. So, yes, let's go! Rab! Rab! Purong? Purong! 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 Pagmamahal! Purong pagmamahal! Purong pagmamahal! So guys, makapurong dito tayo sa BGC. At mag-ano tayo? Pagdam-pagdam. Daming malala. Sarap sa mata. By the way, mag-celebrate tayo ng basta will be, you know, magbabantay with the boys para sa groomsmen party. Kaya nat. Grabe guys, ganda dito sa BGC. Sana all. Malinis. Dahan tayo ulit dun sa may panghalaman. Ikot ko lang kayo dito. Dun tayo mamaya, the alley. Dun tayo magpa-party-party. Money tree, sage, tarago, yung mga herbs. Wow, bago nyo ito bali. Ganda. Ano tawag din? Sabis-sabis nyo, hindi nakita namin sa amin. Wow, grabe laki ng ano, cactus. Nakita namin sa Bicol. Ito yung mga kapatid. Ang dami, pagkakita. Ang dahil yung mga. You know.
Kaya na-invite tayo dito lahat. Ibig sabihin, malapit tayo kay Nat and Mel. Thank you for coming in behalf of Nat and Mel. Ito, hindi siya tinatawag na ano eh. Hindi ito bachelor's party na, or stag party. More of ano to, groomsmen party. Ikakasal, papasalin natin ngayon. So, yan! Mga surprise natin mamaya. Yung binalot natin ng malaking ano, baka. Okay, gano'n. Yung may bumbukas. Oo, yung may bumbukas. Wala, ano. Huwag ka makikita ng gano'n. Pwede sa kanya. Nag-expect pa naman. Nag-expect pa naman yung tropa. Heavenly Father, we thank you, Lord. Amen. To still have a game, getting to know game. Oh boy, oh boy, kahit saan ko. Hi. Yeah. Maloko, witty. Maloko in a sense na ano, positive ba? Hindi yung negative ba? Ipapaliwanag. Good jam. Kasi unang-una, maingay. And I'm easily, ano, parang madali ako ka-jamming. So, yun lang. Lance. You know? Binaligtad ko, lover din ako kasi told you bro. Pero pet. pet lover. Yeah! Parang malino. Reckless, saka responsible. Sometimes reckless, most of the time responsible. Maha? Objection! Go did it. Ano naman, nothing yet. Don't be but nice. Alright, so kilala natin yung isa't isa, no? How well do we know the groom? Kung mali nga yung question ko dito, masyadong simple. Dapat yung mga tanong, sinabi niya, ilan ang naging girlfriend? Oh, parang isabi niya. Yung mas challenge sa kanila eh. Sino ang kasama nila? Sobrang specific na na! Saang syudad ipinanganak? Sinag. Eh syempre, ako nung una. Ayaw nang magtaas eh. Sa QC. Oh, QC pa. QC! Thank you, Kuya Will. Kuya Will! Ano ang favorite movie ni Nat? Movie? Triple X. Para malaman natin kung nakakasigurado na ba sinas sa gagawin ang desisyon. Dahil ka 10 years na, mayroong something pa rin. Isa-isa tayo magtanong. Kung saan mo ba? Yes, gano'n natin. Kung masyadong nabibila ng Ano? 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 Ano?
leg? Walang palya. Favorite position? Sino ang mas makalat sa inyo? Ako. Who apologizes first after a fight? Ako. Oh, galing ah. How many kids does Mel want kahit na meron na kayong rude boys? Five. Mali. Mali? Ha? Isa pa lang sablay ah. Anong pinakagusto ni Mel na quality ni Nat? Attitude or physical appearance? Ah, siguro. Attitude siguro yung sagot eh. Parang to. Mabait na mo ko eh. Pwede, pwede. Pero yung general yan. Specific. Patient. Dalawa actually sabit niya. Simpleng tao at saka patient. Ano ang pinakagusto ni Nat na quality kay Mel? Maganda. Congratulations, bro. Ano lang? Woo! Sineselebrate natin yung differences nila. Whether tumama si Nadja, Marie J, hindi naman talaga mag-define. Kung nakasiro man siya, hindi pa rin yung definition ng kami namin. Nice. We're happy for you, Nat. Congratulations. Woo! We all want to learn from you. So, come on! Congratulations. Woo! Congrats! Yung mga message na hinanda yung mga kaibigan mo sa'yo. Bro, may tissue ka ba dyan? Baka maya maiiyak ka. Kung ano ba yung vlog for lahat, ay dito mo kung ano yung parang itura ng perfect family. Ang maano lang, i-continue mo na yung ginagawa. Yes. Hindi naman lahat ng ano, ganyan katalit niya. So, i-share mo lang lahat ng experiences mo sa iba. Mas more na yan. I-share mo mismo sa family. Kasi hindi lang work yan. Parang more on miracle or magic yan. Yes. Nice. Yun, no? Parang
ginagawa mo sa mga ilang asawa na buwang ako din ang aspect ng viral content. Hindi natin lahat siya ano eh. Si bro natin. Award ni Lord sa Ephesians 5. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed by the washing of water with the word, so that, yan, he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Actually, yung marriage ngayon, yung wedding, parang minsan nada-downgrade ng mundo eh. Diba? Mm. Parang ano eh, parang sobrang focus sa celebration, kung sino supplier, sino ano, di ba? Sinong kukuning videographer. Pero mahalaga naman yung mga ganong bagay. Kaso minsan, yung essence talaga niya, parang ano, parang, kasi one day lang yung ano, wedding eh, di ba? Parang yung pinaka ano niya, yung pinaka important message niya, minsan hindi na nakaka-capture. Pero sobrang ano, sobrang nung nabalitaan namin kay Wiki na ganun nga yung gagawin niya ni Melbro. Totoo ako ni Daisy kasi dito sa binasa kong verse, si Christ dinidescribe niya yung marriage at as siya kasama yung church. Ibig sabihin sobrang big deal pala nung ano, nung wedding. Diba? Kung tinitignan ng mundo, hindi gano'n, huwag na tayo magpakasal, ganito na lang. Pero nung binalyo niya siya, di ba, parang yung binabalyo ni Christ, binalyo niyo. Kung mga ang laking bagay na. Tapos as dito, parang sinasabi si Christ yung groom, parang ikaw yung representative ni Christ doon sa family. Diba? Parang ikaw si Christ na tinitignan ng wife mo, saka ng mga children mo. Pero hindi literal na gano'n. Kung baga representative ka. Sabi ng verse, napunta raw si Christ dito sa earth na binigyan tayo ng word, which is yung Bible natin ngayon, para ginagamit yon para malinis daw tayo. So parang yun yung ano natin, yun yung parang yun yung responsibility natin sa family natin. Tayo yung taga-deliver ng word sa asawa natin, sa mga anak natin, para malinis sila, masanctify sila. So yun bro, I pray mabigat yun sa atin as husband, di ba? Parang yung bawat kilos natin, titignan nila kung glorifying kay Lord. So I pray na yan, sa marriage na to, yung mga taong nakakakita, especially yung family mo, nadodraw sila palapit kay God. So pag nakikita nila bro, grabe si Nat, ang bait ni Nat, di ba? Parang napapapurihan din nila si God dahil doon sa buhay niyo. So, kapatid, proud kami sa'yo. So, yes, sir! Maraming salamat dahil nandito kami as kaibigan mo. So, yun, God bless bro. Come on! Woo! Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. So sa akin lang kasi ito kasi coming from pinagdaanan ko. So ito yung pinakamahirap na decision na ginawa ko sa buhay ko, yung i-grasp yung idea na magiging tatay at asawa na ako, magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya. So napakahirap na, alam mo yun yung idea na, it doesn't mean naman na literal na hiwalay ka na sa magulo mo, wala ka ng pakialam. Pero yung to the point na you're building your own family, yung lumalayo ka na, is yun yung parang mahirap, naging mahirap para sa akin. So parang for me lang kasi sobrang importante nito. Kasi as I distance myself, parang as I build my family, my own family with my wife, na maging one kami, is dun ko mas naranasan yung growth being a leader. Kasi parang hirap pala pagka yung lahat na lang nasabihin ng magulang mo na hindi ganyan anak, o yung anak mo, ganito gawin mo, ganito yung ginawa namin sa'yo. Ang hirap. So parang for me, sobrang laing bagay nun na nag-business kami, sunod ako kay Lord, nag-obey ako na di my parents and focus on my family, my own family. Kasi yung leadership ko talaga nag-grow. Parang I have to decide with my own accountability, my own responsibility. Tapos mas na-explore ko na kaya ko pala yun. Meron pa pala akong, hindi ako umaasa sa mga ideas yung pinaglakihan ko na ganito dapat. Parang yun lang, parang yung, ang main concern ko lang talaga is yung leadership. Kasi ito yung naganap ako ng isang famous quote sa Google. Ito yung nakuha ko galing kay Ralph Waldo Emerson. Sabi, "Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail."
So parang for me, it's about time na we have to leave a trail for our children. Hindi na yung parang tayo yung ano, yung game changer, time breaker ng curse, time breaker ng cycle. So parang for me, hindi na katulad dati na lahat nakaasa sa magulang, hindi katulad dati na lahat na lang tatanong ko sa magulang. Ultimo kasi ako, ultimo yung pag-enroll, college na ako, nagano pa ako, nakarelay ako sa magulang ko. So ganun yung parang for me, kung paano na-expose ni Lord yung paano ka i-build ni Lord as a leader is you really have to build your own. You build your own family, you build your own leadership. At yun na, sobrang congratulations kasi alam ko na isa ka sa pinakamalulupit na leader kasi isa kang Lodi. So pagpatuloy mo lang yan, and I believe na talaga namang na i-bless ka ni Lord na talagang as a leader of the house na talagang in the utmost excellent and talagang yung overflowing. Lalo na puro lalaki kasi yung anak mo eh. Kasi ako, lalaki rin anak ko eh. Kaya more on nag-focus talaga ako sa leadership. Kasi I know one day, someday, ayokong sabihin ko sa anak ko na ang laki-laki mo na. Alam mo, parang tayo, hindi tayo yung parang makikinig sila eh. Tayo titingin lang sila sa atin, makikita lang nila. So we are a model to them. So yun, let's leave a trail para sa kanila. So congratulations, Kenneth. Hello, Lodi, Pet, hello. Thank you, Kenneth. Congrats. Love is patient. Love does not envy or boast. It's not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It's not irritable or resentful. It does not rejoice from doing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. To share ko lang kay Nat the word truth. Lahat ng experience ng tatay ko ay up and down, including marriages. I'm sure in the last 10 years, hindi siya puro paradise, hindi siya puro masaya. I'm sure nagkaroon na rin kayo ng episode ng pag-aaway. Sa natin yung sugarcoat, hindi lang pagkatalo, maaaring away talaga. And I'm sure a lot of us can relate to that. Kahit naman sa ang relationship, whether barkada lang kayo, whether magkapatid kayo, parents, lalo pa yung mag-asawa. Kasama may asawa mo araw-araw. So there will be an impatience. There will be some days na talaga maiinis ka. Hindi mawawala yun. Andun-andun yun. But again, binigyan tayo ng love yung definition ng love. And yun ang pangako naman natin. When we, pag gumarap tayo sa altar, gumarap tayo sa Panginoon, especially now, you will be renewing your vows. You will say, and I'm sure you say on a daily basis that you love him. But this one, na nakaharap ka ulit sa Panginoon, na you're renewing your vows, telling your wife, telling them, I love you. Till death do us part, in sickness or in health, in richness or in poor. So, madaling magsabi ng I love you kapag walang problema, kapag masaya, kapag okay lahat, kapag okay ang negosyo, kapag healthy ang mga bata, matataas ang grade. But what about those days na pangit ang araw mo? No, wala ka ng 30,000. Sabang sarili. Sabang sarili. Meron kayo hindi pinag-agree sa decision sa negosyo or meron disagreement ng nanay mo, parents mo, kapatid mo, kung gano'n. Minsan, takita mo parang mali yung decision ng asawa mo. Again, madali magsabi na I love you pag on good days, but on bad days, sometimes it's so hard. We are commanded to love our again, sabi nga nila, love, as Jesus loved the church, yun yung comparison, groom and bride, as Jesus loved the church. In fact, yung pagmamahal ng Panginoon sa church, hindi lang ordinary pagmamahal. Anong ginawa niya? Laid down his life. Sacrificial, binigay yung buhay. I'm not saying we do that, but of course, if there comes a chance that you will do that, I'm sure ang pagmamahal mo kay Ted, you would lay down your life. And let's do that on a daily basis. Hindi kailangan nagpo-cruise kayo sa isang ship, biglang lulubog yung barko, sasabihin sino tatalo, ikaw ang tatalo. But we die to ourselves on a daily basis. Ano yung ginagawa mo nga? Doon lang sa tanong nga. Sino ang usually nag-o-apologize? Oh, yun. So, may tulad nga na sabi na, mahirap mo gano'n ah. Mahirap nag-apologize kahit na alam mo hindi ko. Yeah. Mahirap yun. That is dying to
for yourself, and that is sacrifice of life. So just continue what you're doing, at again, pangunahan ka lang lagi ng pagmamahal mo kay God, sa Panginoon, and there will be days na not so good days, but because you love God and you love Him, may tatawid din ang mga. So again, we thank you kami on behalf of me and myself. Nagpapasalamat kami na nakilala namin kayo at inilagay na kami dun sa circle ng mga friends ninyo na nakilala. And it's really an opportunity for us na and a privilege to be called your friend and see you grow as a person, as a follower of Jesus, as a husband. Really, talaga nakita natin kung paano ako from more than 5 years ago na nakilala ka namin after even as a father. Kita naman natin sa mga how good the way you feel, how good you are as a husband to me. So, congratulations, bro. Love you. Woo! Come on! Ilang husband, ganun siya bilang tatay. Tipong kaya nang gawin ni Mel, ano pa niya yun, offer pa niya yung gusto mo, ano, ako gagawa, sumaki tayo mga gano'n. So parang, kasi misa napapaano ako eh, parang nagigilda ako sa sarili ko na hindi ko magawa kay ano yun, misa parang, kaya na niya yan, parang gano'n, diba? Parang naniniig yung parang pag-selfishness and all. So yun yung ano, yun yung parang masasabi ko, parang keep up the good work, parang gano'n. Parang I'm tapping your back na you're doing your doing a good job, a great job in your family, in your marriage, in the way you parent, the way you father your children. So parang ano, para sinasabi ko na talagang continue the good work lang. So naalala ko yung ano, naalala ko yung verse na to. Pag naisip ko yung ginagawa mo nga sa family mo. Sa first sa Philippians 1 verse ito. 1:6. So yun, Philippians 1:6. Sabi dito, sabi ni Paul, kumbaga dun sa mga, ang background lang nito, parang nagsulat si Paul sa mga taga-Philippians na nagsusupport sa mission niya, dun sa work niya. So ibig sabihin, nagsusupport in terms of finances, in terms of mga nagpe-pray sa kanya, ganyan. So, parang, eto, parang naalala ko nga si, doon sa ginagawa niya, no, ni Nat, na good work na ginagawa niya for his family. So sabi dito, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So parang sinasabi lang ni Paul, parang nire-remind niya yung mga tumutulong sa kanya na continue the good work. So parang huwag kayong mapagod. Ganyan. Huwag kayong mawalan ng parang pag-asa in doing good to others. So parang yun yung naalala ko. Na parang yun nga, yung sinabi rin ni CJ, syempre hindi naman laging smooth sailing ang marriage. There will come a point na may problema, may challenge, and ano. Diba? So parang mawawalan ka ng parang kailangan ko pa mag-gawin to, ganyan, and all. Pero just yung parang i-remind mo sarili mo na ano, I'm doing this dahil ano eh, parang I'm called to serve my wife, diba? To serve my family. So yun yung parang encouragement ko sa'yo eh, na parang huwag kang mawawalan ng just continue what you're doing, and alam ko naman parang it's natural for you, parang hindi siya pilit kasi nga it's because of love eh. Yun nga yung ano, yung sinabi din nila, sinabi niya, no, diba? Just yung comparison na Christ loved the church. So, it's because of her love. Hindi siya under compulsion na, hindi, dahil baka mapagalitan na ako ni Mel, baka magalit. Hindi eh. Parang you're doing it because you love talaga. So, it overflows lang na talagang, I will serve my wife, I will do my best, I will, kahit na tipong, minsan na, alam mo yun, nananaga ko, and hindi ko parang hindi ko makasinitan niya. Because of your love. So, tapos may isa parang verse na ano, na idudugtong, which is yung sa 1 John 4:19. We love each other because He loved us first. So, parang yun nga yung what compelled you to love. Because, alam mo na minahal ka ni Jesus Christ, diba? Parang, kahit nga ikaw, diba? Parang, hindi ka perfect, dami mong kasalanan, dami mong walang ginagawa. Pero, minahal tayo ni Lord. So, yun yung parang yung guiding force for us to love our spouse. Lalo-lalo sa inyo ni Med, mga anak mo. So,
yun yung ano, yung huwag kang mapagod in showing your love. Kasi nga, ano eh, it draws people to, alam mo yun, parang nag-question sila na, what is it in you, diba? Paano mo nagagawa yun? So, that, in that way, you can, ano, you can introduce God na to other people. Eh, sa mga ano mo, diba? Dahil, troll na sinabi nila, makikita ka nila as role model. So, tipong gano'n. So, yun yung, ano, yun yung, ay yung parang hindi sikreto, yun yung dahilan mo bakit mo nagagawa yun. So I'm proud kami ni Bea sa inyo, sa'yo. So we're happy din na yun nga naging part kami ng journey nyo sa career nyo, yung career nyo kayo after 10 years. Actually lodi kita pagdating ka kasi hindi ko nagawa yun nung nag 10th year kami. Actually ano na kami ngayon, 13 years. So parang pag din, alam mo yun, something na pag sa kasan pag merit pa kayo, something na you will, parang to improve your marriage, something na ano eh, parang na na-honor si Lord. Yes. Kasi it's Him who authored marriage. Man. So I can see na God will honor your faith and will honor your yung ginagawa mo sa faith. So yun bro, very proud kami ni Bea. And syempre, we love you bro. Woo! Bless. Amen! Woo! I don't think I'll be credible and be the perfect position to give you advice, especially sa marriage. Not that I'm not happy with my married life, but it's because I feel that you have done more of your marriage, more than I could ever. In other words, I don't think I could ever do the things that you have done for your marriage. Nahiya akong magbigay ng advice. Although I am his leader sa music namin. And I feel that, you know, I'm not in a great position. But, if I'm willing to share a verse, ito medyo kumpiyansa ako ng konti. I will be sharing a verse na hindi galing sa amin, hindi galing sa kay Lord. And I love all the verses that they share. You shared about love, your wife, nice love in church. Perfect. You mentioned about living, leave your parents' house and have your home. It's perfect. You mentioned about encouragement, and then you said something like, we are able to love because He loved us first. Of course, that's true and that's good. Perfect. I love the verse of when he said that encapsulate na niya love. Love is patient, love is kind, it does not boast, it is not prideful. All these things okay, positive. But what if kung hindi ganon ang sitwasyon niya? What if dumating sinasabi ni Luigi sa CJ na, what if dumating yung marriage, yung season ng marriage mo na medyo rocky ng konti? What are you gonna do? What would be your response? And so this actually brought me to this verse. Very simple lang sa Luke, sabi ka na. Sabi ni Jesus Christ when he was talking to his disciples, he said, it's inevitable, hindi raw maiiwasan. It is impossible. In fact, sinabi niya kasi, it is impossible to live this life without offense. Mangyayari at mangyayari na magkakaroon tayo ng offense. And sinabi na ni Lord, it's inevitable, hindi natin maiiwasan. So we have no control over that. But how you respond to that offense is yours. It's ours. Yun ang atin. Pwede na meron tayong control doon. So paano ka re-responde o sasagot niya sa offense. So more often than not, sa ating mga married men at sa mga married children, kadalasan na nakaka-offense sa atin, nakakainis yung mga asawa natin at guilty sa atin. It's so difficult that when the offenses come from them, it's difficult to chew. Ang hirap tanggapin, ang hirap. Gusto mo sumabot agad, dumaban agad, wait mo, stress out mo agad. Pero sabi ni Lord, that love is forgiveness. Every time that you will be offended, kailangan ng faith is open lahat. I don't think any of us can say na master ko mo, master yan. Sa akin, ang gusto ko lang malaman, kasi I'm also learning, lalo na recently, yung pag-respond pala natin sa offense na natatanggap natin.
bagay na kaya natin kontrolin, binigyan tayo ng gifts ng Panginoon, kung paano natin i-handle sa mga gifts. My prayer is that you will be able to come up with new values. Nice. Na inyong pinilig up and that your children will be able to benefit from that new values. And that vows happen, your vow to towards men, your vow towards God. If you do that, then I don't see any storms ahead of you. So, with that, may I ask everyone to stretch forth our hands and just pray over for us. Kinikilala mo akong kuya at musunod ka sa akin. Minsan nakakagaling ka kita, minsan nakasintok kita. No, alam mo yun, dahil napakatigas ng puso natin. Pero nakita ko naman yung paglaki mo, bilang yung pag-ilang natin na example natin, bilang pag-asawa sila, at saka yung pag-ilang faith natin, sinasama pa kita sa simbahan natin. Nakita ko yung attitude na magiging maayos ka na tayo. Nice. Kung tayo sa stages na gano'n na, na nag-enjoy tayo. Yes. We explored things, diba? We explored things. Hindi naman tayo tatlo na all throughout yung naging momo tayo, naging pari tayo, naging punks tayo. We explored things, pero we heard from all of these things. Nice. And then, ito, yun na. Best man. Mirango namin Appreciate ko to. Thank you.
third year of UCB. Yeah. Thank you so much, Telesin Philippines. Maraming salamat po sa support at tiwala. God bless you. Visit their store at SM North Ed sa Annex 3rd Level. Meron din silang Facebook page, Shopee, Lazada, at kung ano na pa. Telesin Philippines, affordable, quality, purong pagmamahal. Sa likod, oh. Wilson. Itong clothing line na to, galing kay sa Janikai Clothing. So, kung gusto nyo na ito, mga boss, isearch nyo na lang sila dyan sa Facebook, Janikai Clothing. Ayan, oh. Maraming salamat sa iyo. Wala ka, walang papapaw. So, thank you so much sa walang sound support. Tiwala. Wala akong masabi, kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala ka, walang papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.